Hindi ba kapag nagle-layer tayo ng kahit na anong klaseng color pencils, ano, kahit na student grade or artist grade na color pencils, kapag nagle-layer tayo, lalong-lalo na kung yung ginagamit nating papel ay may texture, hindi ba talagang makikita natin yung mga tooth ng paper na lumilitaw o nakalabas, hindi ba? So yung parang tuldok-tuldok na puti sa pagitan ng mga colors, ng mga layers na nilalagay natin. So yun yung mga tooth ng paper. May mga color pencils na nangangailangan ng mga papel na may texture or may tooth kasi yun yung kakapitan ng pigments niya. So may mga color pencils din na hindi masyado na effective sa mga smooth paper. Kailangan may konting texture. So at least ano, when you are using Prismacolor or kahit ano pang mga wax-based na color pencils, kahit papaano kailangan talaga may texture. Ano, pwedeng vellum texture, yung medyo magaspang, or yung parang mga medium surface. Yan. So kaya kinakailangan natin mag-burnish. Kaya kinakailangan gawin natin yung tinatawag na burnishing technique sa mga color pencils. Kasi kapag hindi tayo nag-burnish, nakalitaw pa rin yung mga texture o yung mga tooth ng paper. Yan yung puti-puti. Kaya mukhang magaspang yung ating drawing kasi nga nakikita yung tooth ng paper. So yun yung idea ng burnishing, para mawala yung mga tooth ng paper na nakikita pa din kapag nag-multi-layer tayo. So pag nag-burnish tayo, padadapain natin yung mga tooth ng paper para siya natin siyang ipa-flatten yung tooth ng paper, para siya ay mawala at ang makita na lang ay yung maganda, makinis na skin tone. Ngayon, ito ipapakita ko sa inyo kasi nga itong ginagamit ko ngayon is Prismacolor na color pencils. Alam naman natin ang Prismacolor, wax-based siya. So, kailangan may texture naman ng kaunti. Hindi naman pwedeng sobrang kinis kay Prismacolor. Although, pwede din. Ano, kaya lang malilimitahan tayo sa mailalagay nating layers. So, if we are achieving something like parang multi-layered artworks, kailangan may tooth yung paper, kailangan strong yung tooth para kakapitan ng mga pigments, mga 3 or 4 up to 5 layers of colors pwede natin ilagay kung may magandang tooth o texture yung ating paper. So ito ang ginagamit ko dito is the Strathmore para siyang ano, Strathmore drawing paper, pero medium surface siya. Ibig sabihin, hindi siya smooth surface, siya ay medium surface, so medyo textured, kasi gusto ko nga may kapitan yung ilalagay kong mga multi layers of color pencils. Kasi with multi-layering, mas nagiging maganda, mas nagiging realistic yung ating drawing. Ngayon, kung ang problema natin yung lumalabas na texture ng paper kapag nagle-layer tayo, yun yung ginagawa ng solusyon ng tinatawag na burnishing. So, with Prismacolor, ang naging problema ko nga, diba, sa mga nakapanood nung nakaraan kong Prismacolor tutorial, ang problema ko with the Prismacolor, isa lang yung white pencil. So, meron akong set na 150 pieces, pero ubus na yung aking white pencil kasi yun yung ginagamit ko na pang burnish, yun yung ginagamit ko na pang flatten ng mga texture, yung mga tooth ng paper, para ma-blend lahat ng mga layers of colors na nilagay ko. So dito papakita ko sa inyo, I'll be using yung nabili kong Prismacolor na white pencil na tingi-tingi sa Shopee. Ito yung Prismacolor Scholar White Pencil. Ngayon, pareho naman sila ng brand, Prismacolor. Kaya lang, itong Prismacolor Scholar, ito yung mas murang version ng Prismacolor Premier. Yung Prismacolor Premier, yan yung top of the line. Yan yung talagang artist grade. Itong Prismacolor Scholar, ito yung parang kanilang student grade ng Prismacolor. So, naisip ko, baka posible naman na magamit ko yung Prismacolor Scholar na white pencil dito sa aking mga Prismacolor drawings. So ngayon ko pa lang siya actually masusubukan. So sabay-sabay nating tingnan kung matutulungan niya tayong ma-flatten yung tooth ng paper sa pamamagitan ng burnishing technique. So at this stage, nandito pa rin tayo sa ating layering stage. Okay, nagle-layer tayo ng mga skin colors, patong-patong lang yan, ano. I want to use 3 or 4 up to 5 layers of colors hanggang masatisfy ako doon sa tone na gusto ko sa kanya. So kung makikita nyo, ewan ko kung nakikita nyo, no, meron talaga siyang mga maliliit na tuldok-tuldok. Yun yung texture ng paper, yun yung nakikita pa din sa layering stage kasi hindi pa natin siya na-burnish, hindi pa natin na-flatten yung mga tooth na yan ng paper. At ayaw nating mangyari yan
on the layering stage. Okay, sa layering stage, gusto natin yung texture. Gusto natin na andyan pa siya para makapagdagdag tayo ng maraming layers of colors para masaturate natin ang maganda yung ating paper bago tayo mag-burnish. So, itatry natin itong Prismacolor Scholar White Pencil. Kung kaya niya, gawin yung trabaho ng regular Prismacolor White, which is to burnish yung mga layers of colors na nilagay natin. So, ito na siya. Ito siya. Ginagamit ko na siya. Binaburnish natin. Okay, ang ginagawa ko dito is yung kung ano yung pressure na ginagawa ko dun sa white Prismacolor dati, nung meron pa ako. So, yung level na yun, medyo heavy na burnishing. At dahil nga first time kong nagagamit, ano, hindi ko alam pa, ano, ngayon ko lang talaga nakikita yung kanyang product nitong white pencil na ito sa burnishing. At nakikita nyo ba yan? Ang isang napansin ko, no, sa kanya on this, ano, dahil nga medyo heavy yung ginawa kong pag-burnish sa kanya, na-burnish naman niya, na-flatten yung tooth ng paper, na-blend naman yung mga colors na nilagay ko. Kaya lang parang masyado niyang nagawang masyadong intense yung aking skin tone. Napansin nyo ba yan? Parang masyadong naging intense yung colors na gusto ko sana. Kasi nasanay ako with the white Prismacolor Premier, yung talagang original na white. Nasanay ako na medyo napapapushaw niya yung color ng original Prisma. Ito, yung Prismacolor is color na white, napa-intensify niya yung color. Which is, nakikita ko, good and bad. Good kasi you can achieve really nice shadows na dark and saturated. Bad naman kasi parang masyado namang namula, masyadong intense. Gusto ko sana kasi nag-experiment tayo dito, ha. This is an experiment using the white Prismacolor Scholar on burnishing. Nakita nyo ba doon sa nose? Masyadong feeling ko masyado niyang napapula yung aking ano, kasi nga nasa, ang expected ko kasi is yung ganun sa original Prismacolor white na medyo mapapapushaw pa yan na magiging mukhang natural. So lesson learned dito sa Prismacolor Scholar White Pencil, siguro hindi dapat heavy ng burnishing yung ginawa ko, dapat parang medium pressure lang yung ma-blend lang ng slight, kasi nga feeling ko hindi naman kinakailangan talaga ng heavy burnishing, although may mga artist na gusto talaga ng heavily blended. Siguro when using this Prismacolor Scholar White, parang medium ano lang. Itatry ko dito sa forehead. Panuorin nyo dito sa noo. Itatry ko dito sa nose. Nakita nyo ba? Yan yung heavy burnishing. Yan yung pressure na nilalagay ko kapag gumagamit ako ng regular original Prismacolor Premier na white. So dito sa nakita ko, masyado niyang napa-intensify yung color na hindi ko parang hindi mukhang natural yung pagka-red niya, no? Yung intensity ng color medyo malala dun sa nose part. So dun sa noo, ginamit ako medium pressure lang at saka medyo binawasan ko yung mga dark colors. Konti lang inilagay ko. Yun, dun sa noo, yun yung sanang gusto kong mangyari with the nose. Pero okay naman, ano? So dito, masasuggest ko kung gagamit kayo ng Prismacolor Scholar na white pencil gaya niyan sa forehead, siguro medium pressure lang katulad niyan. Tsaka sa next time, natuto na ako ngayon pa lang, ano, next time gagamit ako ng mga lighter pencils pa when I'm using the Prismacolor Scholar white pencil para mas ano, mas lighter yung skin tone, mas realistic. So yun yung naget ko in this study, in this practice. So yun lang, pinakita ko lang sa inyo. Thank you for watching. See you next time on another tutorial video. Bye bye.